guys! Welcome to Jerian TV! At ngayon nga mga ka-Jerian, gagawa ko ng review itong Quarion's BB Cream at Quarion's Press Powder. Itong BB Cream na to, ang shades niya ay Fair Lady. Dalawang shades lang ang meron dito sa Quarion's BB Cream. Isang Natural Beauty, saka Fair Lady. Ang mga ka-Jerian, itatry ko ng gamitin ang Quarion's product ng HBC, kaya stay put ka lang dyan and relax. At eto nga mga ka-Jerian, ang Quarion's BB Cream. Nakasulat dito sa likod na Quarion's Beauty Balm with Sun Protections, conceals imperfections, smoothens and even skin tones that gives you a fresh, bright and radiant skin. Ito lang kasi available nung pumunta ko. Bala ko talaga, kukuha din ako ng Natural Beauty, 'yon. Kasi nga sabi nila ito daw sobrang puti. Yung isa naman daw yung Natural Beauty naman daw ay parang masyado namang dark. Kaya nga bala ko sana, paghahaluin ko na lang. Pero yung masabi nila, mas maganda daw pag minix na lang kapag hindi pwede sa yung kulay. Kaso nga lang, pumunta ako, ito lang available. Kaya, ano ko ba? Ba't ba lagi na lang akong wrong timing pag umibili? Ito lang available na. Ayan, pag binuksan nyo siya, makikita nyo, nakasil pa siya. Ayan. Ayan, kapag binuksan nyo siya, lumalabas ka agad yung laman niya. Try natin swatch. Ito siya pero so yung texture niya, sobrang lapot ng texture niya. Mukhang makapal nga yung coverage na to. Mamaya tatry natin. Ito siya pag sinwatch mo siya. Uy, parang puti ah. Ingay ng mga tsunami, pasensya na po kayo. Uy, tatry natin. Ito siya oh. Ano, naging kakulay niya na yung pinaka-ano yung balat ka. Ayun, naku, parang maputi. Tatry na lang natin, tatry ko. Sana sakto lang naman maputi. Para naman magamit ko din siya. Ayun, halos wala kang mailabas kasi ang laki-laki ng pinaka-tube niya. Tapos, konti lang naman kasi laman ito dapat sa susunod. Kahit maliit na lang yung pinaka-tube niya. Kasi hindi, alam naman natin na konti lang ang laman eh. Huwag lang pretend na malaki. Ayun o, malaki nga ako no. Wala naman laman. Ano ba yan? Konti lang naman pala. Konti lang naman pala ang laman. Hindi ko sabi. Ayun o, ayun niya. Wala na yung makalabas. Ano kang tawa? Ayun. Nandito na ako sa dulo nung piniga ako. Saka lang may lumabas. Ngayon, itry ko muna nalagyan yung kalahati lang ng mukha ko. Para makita natin yung pagkakaiba mamaya nung nalagyan sa hindi. Sabi dito kaya niya i-conceal yung mga ating mga sumpa-sumpa. Try natin mamaya kung matatakpan ba yung tulad dito sa noo ko yung dulot pa rin ng Nature Republic na aloe vera. At ayan nga mga ka-Jerian, napahid ko na sa kalahati ng mukha ko. Tatry na natin ngayon i-blend ng brush. Pati pahid ko. Puti pa ako, puti yata sa akin. Siguro mas bagay siya sa akin kapag yung nahaluan niya. Kasi meron silang tester doon. Yung Natural Beauty. Masyado naman siyang dark sa akin. Tapos ito naman sabi ko parang maputi nga. Kaya nga bala ko, paghahaluin ka ako. Parang masyado siya maputi yata sa mukha ko. Ngayon ka mamaya kung kaya kong siyang ayusin kapag pag nailipahid ko na siya sa mukha. Ayan kung makikita nyo, ayan mas light na siya sa mukha ko ngayon. Tapos yung mga nanalo ko,
nakikita pa rin naman siya. Kumbaga parang, parang light coverage lang yung kaya niyang ibigay. Yung kalahati niya, try ko ng yung finger lang pang ano, pang kalap. Ayun, ayaw niya lumabas oh. Pa... ayaw talaga lumabas. Tatry ko na ngayon dito sa may kabilang mukha ko. Kasi tatry kong gamitan lang siya ng ano lang, daliri ko lang. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Ay, ang dami. Ay, ang dami. Try ko muna siyang gamitan ng daliri ko. Kung mas maganda yung ano niya. Blend niya. Ay, mas masyadong makapal yung ano niya. Pagdaliri yung ginamit ko, kasi parang halos same lang din yung pinahid ko kanina sa mukha ko. Parang mas marami pa nga kanina. Ayun o, so ang kapal mong ano niya, pinakapal mong pinaka naging texture niya sa mukha ko. Kaya, ano ulit, brush ulit, brush. Mas blendable siya pag brush ang gamit. Ayan nga mga ka-Jerrien, kung makikita nyo, ayan o, may nakikinahalata pa rin yung aking eyebag. Ayan, try kong ano, patungan ulit. Second layer. Kasi nakikita ko pa dito yung, ayan o, nakikita yung bakas ng kahapon. And habang kinakalat ko yung nasa mukha ko, papahit-pahit ko na dito sa leg ko yung tira, bago tayo mag-second layer. Ayan. Ayan, kung makikita nyo mga ka-Jerrien, duwi siyang tignan sa mukha. Ayan o. Pero pag hinawakan nyo naman siya, hindi naman siya malagkit. Pag tinignan mo lang siya, mukha talaga siyang duwi. Ayan. Again, try ko panlagyan ulit ng second layer kasi may natira pa naman ako dito. Makeup tayo, huwag natin kakalimutan na lagyan yung blend natin. Para hindi mukhang lumilipad yung ulo natin. Kasi magkaiba na kulay. Kala mo inedit yung mukha mo habang naglalakad kayo, magkaiba yung kulay ng mukha mo sa leeg. Yan, medyo wig na. At ngayon na mga ka-Jerrien, itry naman natin gamitin itong Crayons Press Powder Fair Lady. Ito kanina, 89 pesos. Tapos ito naman, 99. Super affordable yung price niya. Pero tingnan natin na may yung result niya. Kung mura nga, ay masabit yung sulit. Diba? Ayan, malaki salamin niya. Try natin set ng powder. Gamitin na natin. Oh, yung gawin. Ayan lang. Ta-ta-ta-ta-ta. May comment ako kagad dito sa press powder na to. Pag pinahid mo na siya, ano na siya, ah? Ang bigat niya sa pakiramdam. And, pero mas ano siya, mas gumanda siya. Mas gumanda siyang tignan. Ayan. Ayan, mas gumanda siya. Ada talaga pag ginamit mo yung ano, para magmamatch siya, gumita mo nito. Kaso nga lang, heavyweight siya sa pakiramdam. Grabe. Parang maramdam mo talaga na mayroon kang pinahid na press powder.
nabigat siya sa mukha. Pero mas ano, ayun o, mas kumilis ang datingan ng mukha. Lalo pa siyang halong kumilis. Maganda siya, tandem talaga. Pag ginamit. Ito mga sabi ko dito sa crayons, fresh powder. Mas gumanda siyang tignan. Kasi kanina, medyo dewy, eh, matte na siyang tignan. Tapos lagyan ko rin yung leg ko. Pwede na rin sa akin itong Fair Lady. Yan nga mga ka-Jerian, nagamit ko na itong fresh powder, saka BB cream. Babalik ako, tatapusin ko lang yung makeup ko. Hi! Ito nga mga ka-Jerian, tapos ko na yung makeup ko. Kung makikita nyo, nakapagkilay na ako. Naglagay ako ng blush o highlighter and lipstick. Ayan, okay na yung makeup ko. Sabi mo bang 89 pesos lang kung pinahit ko sa mukha ko na BB cream? Di ba ang ganda niyang tignan? Ito palang napahid ko kanina. Parang nakukulangan ka ako sa dating. Parang kailangan pa siyang dagdagan, sabi ko nga kanina. Kaso nga lang, hindi ko na nga kinapalan. Baka nga kung mamaya magkikina yung mukha ko na parang magbubuo siya. Mahirap din kasi pag sobrang kapal, pag makapal na yun yung pahid mo. Magbubuo-buo din siya, hindi maiwasan yung ganun. Kaya hindi ko na tinuloy. Tapos kaya yan, nung ginamit ko tong fresh powder, pagpahid ko pa lang, naramdaman ko kagad na heavyweight siya pag pinahid mo. Makaramdaman mo talaga na may pinahid ka. Pero nung nakita ko sa salamin, yung nagulat ako kung ganun, di ba? Parang lalo siyang kuminis. Yun yung hinahanap ko kanina. Pero nung naipahid ko to, satisfied na ako sa naging kinalabasan ng kulay ng mukha kanina. Kaya na parang maputi siya sa mukha ko. Pero nung gano'n naman ako, naglagay naman ako ng sumunod naman sa akin. Okay naman, yung kulay niya. Mamaya babalik ako, bibigyan ko kayo ng update. Kung ano nangyayari dito, kung gagamitin ko pa ba siya ulit. Sa murang halaga lang, di ba? Ang mura-mura niya. Ngayon, i-test ko siya kung talagang masusulit ba yung 89 pesos. Kaya mamaya, bibigyan ko kayo ng update. Hello mga ka-Jerian! Last and final update kagad tayo ngayon kasi nga hindi ko na nakuha makapag-video kanina dahil sobrang Hagardo Versosa kagad ako ka-Jerian. Sobrang. Naglubot kasi kami, kadarating lang namin. Saka hindi na rin ako nakapag-video nga kanina dahil nga binibideo ko lang naman saka nag-update ako pag once na pakiramdam ko naglakotsi ako. At good news! Good news to sa mga oily ang face. Sa halagang 89 pesos, yung baby cream, hindi ako nag-oily. Pero ngayon, dahil nga maka-final update ako, tatry ko mag-blotting paper. Kanina kasi talaga, hindi ako nag-blotting paper, hindi rin ako nag-retouch. Eto, yan, yung ganyang mukha, Hagardo Versosa talaga. Ano na, makikita niyo mga ka-Jerian. Ayan, may nakuha ng konti. Ang oras na nga po pala ngayon ay 9:15. At kanina nung natapos ako mag-makeup kanina kung dapat nakamali ha, 11:20. Diba? Almost 10 hours. Tama ba kung doon ka kami nakapute? Almost 10 hours. Ngayon pala ako mag-blotting paper. Ayan o, yun pala. Yan lang nakuha ko. Saka BB cream lang siya. Nagulat talaga ako sa performance itong BB cream na to. At ayun nga mga ka-Jerian, isang blotting paper lang sa loob ng 10 oras. Masasabi ko dito sa crayons, BB cream, yan. Super affordable niya dahil sa halagang 89 pesos, kasi hindi pa ako nag-oily. Yun ang dunok talaga na gulat. Kasi ni-expect ko dahil nga mumulang siya, di ba? Baka ako isang katutak na oily yung mga basa mukha ko ngayon. Pero hindi ganun na nangyari. Tatry ko lang mag-press powder para malaman natin. Kasi hindi talaga ako nag-retouch. Makikita nyo naman yung mukha ko. Hagardo Versosa na talaga. Yan. Try ko lang mag-retouch. Tignan natin kung halimbawa gamit nyo. Siyempre, diba? Hindi nyo maiwasan yung mag-retouch. Titry ko ngayon kung ano yung kung okay pa rin ba siya pag ni-retouch siya na maganda pa rin siyang pagmasdan. Dup, 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 dup.
No, pag niretouch mo siya, eto na oh. Okay pa, pwede pa ulit hiram pa. Kaya mga sabi ko, sa mga nireview ko, isa to sa sulit. Sa sulit gamitin. Itong BB cream sa press powder. Ayan. I-try nyo siya, mga ka-Jerian na gamitin. Sa halagang 89 pesos and 99, masabi mong super sulit. Ito na po tinatapos ang aking video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin at kalimbangin ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga susunod na video. Bye-bye!